dito PC. Tanggalang stress nyo, dito mga versi. Papa good vibes kahit pa na medyo busy. Just sit down and relax, oh baby take it easy. Dito na tumutok sa kachismis kachisi. Tanggalang stress nyo, dito mga versi. Papa good vibes kahit pa na medyo busy. Just sit down and relax, oh baby take it easy. Lahat halos ng kailangan mo ay nandito na. Aalisin ng lungkot kahit na malayo ka sa pamilya. Kung nasa abroad man o trabaho, dito may matututunan ka. Yan ay sigurado pagkat hindi to yung chismis na nega ang usapan. May aral at magandang payo na tumutok sa kachismis kachisi. Tanggalang stress nyo dito mga besi. Papa good vibes kahit pa na medyo busy. Just sit down and relax, oh baby take it easy. Dito na tumutok sa kachismis kachisi. Han, saan ka pupunta? Ha? Saan ka pupunta? Dito lang sa bahay. Ano ka? Ba't na ka? Magluluto. Magluluto. Luto ka lang? Ganyan yung magluluto. Parang kasi, ano yan? Madam Buday. Oh, magluluto. Bakit? Okay. Kala ko kung saan ka pupunta. Bawa bang maganda bang magluluto? Ano yan? Bagay naman, okay. Okay. Hello mga kachismis! Magluluto po tayo ngayon ng Chinese vegetables, yung tinatawag nilang gailan mga kachismis. So usually, ang mga ingredients nun ay baka, pero dahil hindi tayo kumakain ng baka, sasalita natin ng baboy. So halina kayo, magluluto na tayo! Kung ganyan kaganda, kung ganyan kaganda ang kusinira nyo, hindi ba kayo kakain ng niluluto? Okay. So, mga kachismis, ngayong araw na ito, magluluto tayo ng gailan. Ang tawag nito is gailan. Parang Chinese broccoli siya sa English. I don't know, mga kachismis, kung yun ba. So, ito yung kanyang steam. And ito yung baboy na may tuyo, may asin at saka paminta. Plus yung white mga ka-chismis is yung cornstarch. Ipapakita ko po sa inyo mga ka-chismis kung paano ko minarinate iyan tas tinake aside. Okay mga kachismis, andito na po yung ating hiniwang-hiwa na baboy. Lagyan lang natin ng asin. Ito yung asin mga kachismis. Paminta. Ayan, at saka tuyo. Ganyan lang po ang pagmamarinate ng ating ating isasahog sa ating gulay. Okay mga kachismis, so then, iti-take aside natin ito mga kachismis. Ganyan lang po. So, mga kachismis, ito po yung gulay na lulutuin natin ngayon. Ang pangalan ay gailan. So, famous ito sa Taiwan mga kachismis. So, magluluto tayo ngayon nito. Ganito lang ang pag-prepare mga kachismis. Tapat natin. So, siguro hindi lahat kasi medyo marami-rami ito mga ka-chismis. Then, hindi naman kasi siya masarap pag sobra naman ka pag naanuhan na. So, usually sa Taiwan, ginaganyan lang ng amo ko to. Mga ka-chismis. Tapos,
So doon ko rin natutunan to. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa English, but tinatawag itong gailan sa Chinese. So ganyan lang mga ka-chismis. So walang tapon ito mga ka-chismis, only yung ano, yung anong tawag nito, yung balat. Kasi ganito yun, ipapakita ko po sa inyo kung paano ginagawa. So ayan, babalatan natin. Kasi itong ano, matigas itong mga ayan. Matigas yan mga ka-chismis. So kailangan nating tanggalin. Ganun lang. Tinatanggal ang ano. Ganyan mga ka-chismis. Pero parang okay to dahil hindi pa masyadong magulang yung ano. Pwede na rin hindi siya tanggalin. Kasi hindi naman... Kasi once kasi pag ano, pwede mo siyang ganunin mga ka-chismis, pero hindi. Dahil bata pa siya, hindi pa siya masyadong gulang. Aha, yan, mantika mga ka-chismis. It's okay, medyo marami-rami. Tapos, itong ingredients na ito, bawang lang. Itong ingredients ng luto na ito mga ka-chismis, sikat na sikat to sa Taiwan mga ka-chismis. Usually ang nilalagay nila is baka. Since ako hindi ako kumakain ng baka mga ka-chismis, so ang nilalagay ko lang ay baboy. Yan, ilalagay na natin ang baboy. Mabilis lang to mga ka-chismis. Yan. So, para saan ang cornstarch? Para hindi tumigas ang karne. Yun ang sabi ng amo ko sa Taiwan. Para hindi tumigas ang karne, lagyan ng konting cornstarch. And once mag-golden golden brown na siya mga ka-chismis, pwede mo rin ilagay yung gulay kasi hiniwa mo naman ng maliliit yung karne. So, ibig sabihin, mabilis lang siyang maluto. Yeah, okay. Ayan na. Ang aking karne. So, papakita ko po dyan mga katulis kung paano ko po ginawa yan. Minarinis at pinis aside. So, ayan na mga katulis. Hintayin lang na medyo maluto-luto. Pero, isang tip mga ka-chismis, ang sabi ng employer ko dati, huwag ilagay ang asin muna. Yes. Ewan ko kung bakit. Hindi naman ako chef mga ka-chismis, pero naano ko lang. I don't know kung itong gulay na to nasa Pilipinas, pero isa ito sa paboritong dish ng mga Chinese. Ayan na mga ka-chismis. So ngayon, ilalagay natin yung dahon. Ilalagay natin yung dahon. Halukayin, halukayin. Ayan, paikot-ikot. Yung para ka lang pinaikot ng jowa mo, joke. Yeah, ikot-ikot lang mga ka-chismis. So, hanggang ayan, hindi na natin tatakpan kasi mabilis lang maluto ang gailan mga ka-chismis. Pagtitingnan mo, para siyang medyo matigas na gulay, pero hindi. So every time na pumupunta ako doon sa Chinese store sa Kitchener, which is tinatawag na B&B, namimili talaga ako nito. This is one of my Chinese na gulay na aking paborito ng mga ka-chismis. So, ayan.
Ayan na, malapit na maluto. Huwag niyo nang lagyan ng tubig kasi nagtutubig. Well, may tubig naman to kanina. Dahil hinuhugasan ko mga kachismis, right? So, nung pagkahugas, ay hindi siya masyadong na-drain yung tubig. Kaya may tubig pa rin siya. So, iyon na, tamang-tama na sa pagluluto. Simple lang na pagkain ng gailan na gulay. Paborito ko talaga to mga kachismis. Yes. So, di ba sa atin, sa Pilipinas kasi, oh, I know, not in general, sa bundok, sa amin, is lagi lang kaming like, pinataan, ganyan. Tapos, nagpunta ko sa Taiwan, natuto ako ng mga technique na kung paano, ayan na tayo, naglagay na tayo ng asing kung paano magluto din ng iba't ibang gulay. Yeah. So, gusto ko lang i-share sa'yo, sa inyo mga kachismis, na ito yung one of my favorite gulay na Chinese na gulay. Pero kasi, sabi nila, mas masarap daw kung talagang baka. Pero ako, hindi kasi ako kumakain baka mga kachismis, kaya... Pwede na. Yung asawa ko, ayaw niya nito dahil napapaitan siya. Pero ako gusto yung gusto ko. Okay, mga kachismis. There you have it. Alam niyo na ang kasunod niyan. So, ayan na mga kachismis yung finished product. So, di ba ang ganda? Simple lang. Mabilis lang siyang gawin. And pwede na sa kanin dahil may ano ka na, ang tawag nito, may karni ka na plus gulay tas yung sabaw-sabaw. So, pwede na. So, kainan na po mga ka-chismis. Sana makakuha kayo ng ganito ding gulay, then subukan niyo pong lutuin. So, ayun. So, maraming salamat mga kachismis sa iyong panonood ng aking channel. Pasensya na ho kung hindi ako nakapag-upload for the couple days. I guess starting last week. Because busy lang po mga kachismis. So, please continue to support my channel. And I would like to also promote yung channel ni Aldrin Ambos Vlog, ni Moto Loco TV, and Jinsky Vlog. Yun mga kachismis, mga pamangkin ko po iyon. Kung gusto nyo pong mapanood yung mga videos nila mga kachismis, kung ano yung nangyayari-yari sa buhay nila sa Taiwan. Si Aldrin Ambos Vlog is nasa Taiwan, at saka si Jinsky, gaming naman yung sa kanyang vlog mga kachismis. Then, kay Moto Loco TV is extreme adventure gamit yung motor. So, kung gusto niyo pong makasin ng mga buhay-buhay sa ibang bansa, like sa Taiwan or sa Pilipinas, yung extreme na adventure, so please, visit their channel and please subscribe and then continue to support them also mga kachismis. So sa mga subscriber ng Kapulutan Cooking Ideas, hello po sa inyong lahat. Shout out po, hindi ko po kayong isa-isahin kayo, pero maraming salamat sa pagsuporta ng channel ko. And wala akong masabi, is just overwhelming yung support niyo sa pag-subscribe niyo sa channel ko. So umabot na tayo ng 423 sa ngayon. Parang 2 months lang ata ako nagsisimula, so meron na akong 423 subscribers. So maraming salamat po sa inyo. Ako po ay nagpapasalamat. Sana marami pang makapanood ng video natin. Marami pa akong i-share yung buhay-buhay dito sa Canada. So, sabi ko nga, gusto ko sanang baguhin kung ano yung content ng aking vlog. Pero,
anything under the sun na lang talaga. Yung buhay-buhay dito sa Canada para aware naman yung mga tao na gustong pumunta dito. So, maraming salamat po. Sana kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan dyan. Stay safe, especially sa COVID. Thank you for watching.